Sa mga hindi pa nakakabili ng My DeepiPet, meron akong tutorial video about paano natin palipat-lipatin yung coins natin papuntang Binance, papuntang MetaMask, papuntang PancakeSwap. Tapos, ayun, pwede na tayong makabili ng My DeepiPet. So, ngayon, paano ba laruin ang DeepiPet? So, bago ang lahat, guys, paalala lang muna, disclaimer lang, hindi tayo nagpo-promote or nage-encourage ng any illegal activities dito sa channel natin. At yung contents na pinoprovide ng channel na to ay para sa educational purpose only. So, hindi rin ako responsible kung mawala yung investment nyo. Always do your own research pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi mag-i-invest na talaga kayo dito. Diba? Maglalabas na kayo talaga ng pera. So, kailangan lagi kayong mag-aaral about dito sa mga investment na to. Okay guys, so tapos tayo dito. Ang gagawin na natin ngayon, titignan natin ngayon yung white paper muna ng My DeepiPet. Dito nyo makikita yung white paper ng My DeepiPet. At dito rin nila pinakita yung bawat features na dapat nating malaman. Halimbawa, itong collect, itong breed, evolve, season and events, battle, trading, ranking, and social features. Dito natin makikita or yung mga features na dapat nating matutunan about DeepiPet. So, punta tayo sa may white paper nila. Dito sa white paper nila, ang contents nito o ang nilalaman ng white paper nila, introduction, gameplay, ito yung collect, breed, evolve, season reward, battle, trading, yan. Tapos DeepiPet tokens, technology, tapos risk. So, una yung introduction natin syempre. My DeepiPet is the initiative for our vision of a mass adoption blockchain game. The name encompasses the three characteristics of the game. Pet racing game, DeFi features, integrated and my personalization. Sunod, yung gameplay. Yung gameplay nito, dito na pinapakita talaga nila sa white paper pa lang nila, alam na natin kung anong klaseng game siya sa future. So, itong gameplay na to, itong skills na pinakita dito, wala pa yan dun sa game natin ngayon. Pero, dahil nga update siya kahapon or maintenance, nag-update siguro siya, baka mayroon na to at iti-check natin yun mamaya. So, ito yung rarity niya, nakasulat, epic ba siya or common, yan, ganyan. Attack power, may plus 1. Ito yung level mo, 8. Tapos ito yung EXP or experience ng pet mo. So, itong trophy, hindi ko alam kung sa arena ba yan, kung ilang beses siya nanalo. Doon natin malalaman yan. Kapag nalabas na rin yung features niya, about yan. So, ito yung stats ng pet natin. Critical, 34. Attack damage, 120. Defense, 45. Health, 23. Movement speed, ground. So, ayan. Sa white paper na to, babasahin nyo isa-isa. Malalaman nyo, marereview nyo talaga kung anong klaseng game ba talaga siya. At kung mag-i-stay talaga kayo dito, kung worth it ba siya, dito nyo malalaman sa may white paper nila. Kasi dito sinasabi nila talaga yung mga future na gagawin nila. Kaya malalaman nyo kung worth it ba talaga siya pag-investan, diba? Okay, so ito yung collect. Yan, mababasa nyo rin yan. Tapos yung breed, combine any two pets will create a new pet that inherits its parents' genes, diba? Parang Axie lang din. So, yung evolve niya, dito maganda rin kasi every time na nag-evolve yung pet mo, nagbabago rin yung itsura niya. Season reward din, guys. Magkakaroon din tayo ng season reward kapag ka, siguro nung nagkaroon na siya ng battle, arena siya sa My DeepiPet, magkakaroon din tayo ng rewards. Halimbawa, player versus player, nanalo ka, magkaka-rewards ka, depende kung gano'ng kalakas talaga or gano'ng kalakas yung pet mo. Kaya maraming taong bibili ng maraming pet talaga ngayon, lalo na last time, 90 pesos pa lang siya or yung presyo talaga ng DeepiPet token ay parang 15 pesos pa lang siya per isa, di ba? So, kung ikaw yung nakaabot sa ganung presyo, talagang dadamihan mo yung bili mo ng pet, di ba? Lalo na alam mong tataas talaga siya. Ngayon, tumaas na yung presyo niya, marami nang bumibili rin, di ba? So, parang siguro, ang possibility nito, umabot parang 1,000 pesos din siya. Kasi, isipin nyo yung Axie, magkano siya ngayon, di ba? Parang dati, 1,000 pa lang siya, isa. So, paano kung nag-start na ngayon dito, mag-invest? Tapos, inintay nyo lang magkaroon ng earning mode dito. Hindi ko kayo ini-encourage na mag-invest talaga dito sa game na to. Pero, sinasabi ko lang sa inyo, yung mga possible na pwedeng mangyari, okay? Yung mga positive na pwedeng mangyari sa game na to. So, ito, yung battle,
magkakaroon siya. Tapos ang trading, magkakaroon din siya parang marketplace ng Axie, kung maalala niyo. Kung naglalaro kayo ng Axie or may alam kayo about sa Axie, yung marketplace ng Axie magiging katulad ng MyDeFi Pet. So sa future, pwede rin kayo magbenta ng pet nyo. Kung marami kayong pet na naitabi, nung mura pa lang yung game na to, yung mura pa lang yung pet, nakabili na kayo ng sobrang dami, pwede nyong ibenta yan sa iba't ibang tao para kumita na kayo ng pera. So ayun na yung sinasabi natin, magte-take profit na kayo dito sa game na to, okay? So ayan na, DePet tokens. Yung DePet tokens, ito yung currency o yung pera na paglilipat-lipat natin o kailangan nating gastusin sa game. Halimbawa, magbe-breed ka, kailangan mo ng DePet tokens. Kailangan mo rin ng DePet tokens kapag ka mag-evolve ka ng pet. So maganda kung kayo na mismo ang pumunta sa website ng MyDeFi Pet at basahin niyo yung white paper nila para mas lalo niyong maintindihan kung saan kayo mag-i-invest at kung anong game yung ang i-investan nyo, diba? So, dito tayo sa risk. Ano ba yung risk na dapat nating malaman kapag mag-i-invest sa game na to? So, alam naman natin na yung game na to ay talagang early stage pa lang siya. Wala pa siyang earning mode. At sinabi na nila dito na nasa early stage pa sila at may mga possibility talaga na mag-fail sila. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, ganyan. Yung mga risks talaga na kailangan nating malaman. So, pasimple na lang natin yung risk. Halimbawa na lang na nag-invest ka sa game na to tapos biglang bumaba dahil sa problem nila sa game. Or halimbawa na lang nag-maintenance ng sobrang tagal tapos ang dami mong in-invest sa game na to. Syempre, ikaw matatakot ka, baka tinakbuhan ka na ng developer, diba? Sabihin mo na naman, na-scam ako, diba? Pero dito pa lang, sinabi na nila na talagang yung risk dapat alam nyo bago kayo mag-invest dito sa game na to. At least parang extra money na lang natin yung mawawala. Pero kung tumaas naman siya ng sobra, syempre, sobrang saya niya naman, diba? Kikita kayo na walang pera. Ganun lang naman, guys. So, para sa akin, ako nag-invest ako sa game na to para manalo matalo, okay lang sa akin. Kasi alam ko yung risk na tinake ko, diba? Kasi matalo manalo siya, okay lang kasi kukunti lang yung investment na nilagay ko. So, ayun lang yung sobra na pwede kong matalo. So, kayo, kung ayun yung matalo, syempre, better na lang na huwag na kayo mag-invest dito. Okay? So, mas maganda talaga na aralin nyo muna yung game bago kayo mag-invest. So, isipin nyo, napakaraming nag-a-axi ngayon. Tapos, bili sila ng bili ng team sa sobrang taas ng presyo. Tapos, dito sa game ng MyDeFi Pet, namamahalan yung ibang tao dahil tumaas na yung presyo. E paano kung sa susunod na panahon, mas mataas na yung presyo, dun pa lang ba kayo bibili? So, ako, gusto ko, bumili na ako sa pinaka mababa pa lang, papunta pa lang siya dun sa taas, bago ako magsisi, na hindi ako nakapag-invest. Pero, para at least, habang mababa pa lang siya, naka-invest na. Dapat alam nyo kung paano i-handle yung risk nyo. Okay? So, ayun lang guys.